Give it to me like... Welcome back to my channel mga ka-anti, mga ka-angkol. Isama lang namin kayo sa pasyon namin ng aking apo dito sa Walter Mart, Santa Maria, Bulacan. Dito lang ang abot namin kasi paggabi na like ito. Ganito it's yung cold? Gising niya hapon na. Ha? Tinatanong ko siya kung nalalamigan siya kasi nakasando lang. Sagot niya sa akin, no. Talagang itong batang ito ay mainitin talaga yung katawan niya pero hindi naman siya mataba, di ba? Priceless moment sa akin yung mga ganito kasi yung unang nakasama ko si Keros is 6 months old siya last time na umuwi ako. At ngayon, magpo 4 years old na siya sa July. So, talagang... treasure ko talaga yung mga moment na ganito dahil pagbalik ko baka almost 7 years old na naman siya. Kaya kahit walang ganong ganap, gusto ko lang itong i-share sa inyo. At pagdating ng araw, makikita niya dito sa YouTube channel ko na dumating yung time na magkasama kaming ganito at may bonding kaming maglola na ganito. Kaming dalawa lang. Hinahanap namin yung ball pit. Hindi ko alam kung nasa ng ball pit dito sa Walter Mart kasi gusto niya maglaro. Kaya ayan, sa harapan nung isang bangko, sabi ko sa kanya, maupo muna tayo sandali dahil napapagod na ako. At siya rin, pawis na pawis na at nang makapagpahinga dahil lakad kami ng lakad. Namahinga kami muna maglola sandali at ayun, hinanap na uli namin yung ball pit. At nagtanong na ako sa isang staff ng Walter Mart at iyon nakita na rin namin at itinuro sa amin kung saan nandoon yung ball pit at magbabayad ka ng 150 pesos for half an hour. Medyo 7, almost 7 na to. Kaya naku, pahirapan kami kasi yung oras. Eto, lakad na uli kami dahil papunta na kami doon sa ball pit. At nang maging masaya naman itong kulilit ko na to. Diba masarap naman kasama itong bata na to kasi hindi naman siya ganun kakulit and then behave naman siya. Gusto lang niya ganyan, explore daw namin. Sabi ko nga, humawak siya ng kamay sa akin dahil sabi daddy niya, huwag hihiwalay sa akin. At eto na nga sa wakas, naipasok ko na rin siya, pinagmedyas ko at tinabi namin sa side yung aming gamit. At ayan, naglalaro na siya dyan. At first, ayaw niya muna pumunta doon sa ball pit kasi na-trauma to sa daddy niya last na nagpunta sila or last time na nagpunta sila. Gusto niya maglaro pero binaon siya ng daddy niya doon sa bola. So, natakot siguro siya. Kaya ayaw na niya muna pumunta doon. At eto, nagtatayo-tayo siya ng tower na ito. Dito lang muna siya sa labas ng ball pit kasi marami ding laruan na meron dito. Hinahayaan ko lang kung ano gusto niyang gawin kasi ayaw ko siyang pilitin. Ang gusto ko ay mag-enjoy siya sa kanyang paglalaro. Diba ang sarap lang maging bata? Wala kang iisiping iba kundi ang maglaro. Maglaro ng maglaro. Pag nagutom, hihingi ng pagkain. Sana ganyan na lang din tayo, no? At eto siya, gusto niyang maglaro ng kung ano-ano pero hindi niya alam kung alin ang hahawakan niya. Sa mga may maliliit pang anak dyan, hayaan nyo mag-enjoy ang mga bata sa paglalaro habang sila ay bata. Dahil pag sila ay nag-edad na, may kanya-kanya na silang buhay, may kanya-kanya na silang gusto. Hindi na natin sila makakasama. Kaya habang may oras tayo na makasama pa ang mga bata na maliit pa sila at tayo pa ang kailangan nila, i-treasure natin yung moment na yon at i-enjoy natin ang moment na ganito. Kasi darating ang time na hindi na tayo yung kailangan nilang makasama. Yun lang, namimiss ko yung mga anak ko nung maliit sila. Pero masasabi kong na-enjoy ko yung mga bata pa sila. Medyo bata ko nga lang naiwan yung bunso ko, 10 years old siya. So may mga na-miss out akong moment sa buhay niya na kailangan ko kasing magtrabaho sa malayo. Kailangan natin magsakripisyo paminsan, madalas, hindi minsan, para sa pangarap natin at para sa kinabukasan ng mga bata. So, kaya nga pag may chance akong pwedeng umuwi, kahit na walang pera, uuwi ako. Say hi to my vlog. Pero, say hi. Yeah.
habang siya'y nakasakay dito sa sasakyan na ito, nagagalit siya dahil yung kanyang ginawang tower ay sinira ng isang bata. At sa galit nga niya, papukpukpukpuk pa siya doon sa pinaka mat floor. Wala naman siyang nagawa, ganun lang, tapos itayo niya uli. Ganyan siya. Mabilis siyang mapikon sa mga bagay na yung feeling niya eh kanya. So, ayun. Yeah, nag-enjoy naman siya. Nawala naman yung inis niya. So, yeah, smile-smile na siya. Back na uli siya sa paglalaro. At ayun nga, inaaya ko na siya dun sa ball pit kasi gusto ko mag-enjoy siya dun sa maraming bola at gusto ko mawala yung takot niya kasi nga nakita ko dun sa last post ng daddy niya na nagpunta sila dyan is umiiyak siya kasi nakabaon siya dun sa bola. So ayun, hinihilot ko siya. Ayan, gusto niya manghiram sana nung laruan ng bata na yun na hawak-hawak. Sabi niya, share. Sabi ko, maraming laruan, apo. Sige na, doon daw siya sa luto-luto. And then, after niya mahawak-hawakan yan, lipat naman na siya. At sa wakas din, ka-aaya ko sa kanya, sumunod din naman siya sa akin sa ball pit. Pero eto, nagluto-luto muna siya bago ko pa rin siya napapasok doon sa ball pit. At hindi niya talaga mawari kung anong gagawin niya. Maligalig na bata. At ayan, sige, lakad-lakad. Ang ginawa ko, ako ang unang pumasok doon sa mga bola. Doon sa maraming bola. Ayan, kung ano-ano yung hinahawakan niya, diba? Waiting lang ako hanggang sa talaga mapapasok ko siya doon sa ball pit. Ayan, ang aking apo, si Keros na smart. Sobrang talino nitong bata na to, mga ka-auntie, mga ka-uncle. Bibilib kayo dito pag nakita niyo yan. Tuwan-tuwa siya rito kasi may hawak na gorilla yung ate. Tapos pinapakita dun sa kapatid niya, parang natatakot. Tuwan-tuwa naman ang aking apo. Tingnan niyo, makatawa. At sa wakas, nakapasok na rin kami sa ball pit. At ayun, ganyan lang siya. Sabi ko, okay naman. Sa ayaw niya mag-slide, inaaya ko siya. Dalawa kami mag-slide, ayaw niya. So, hayaan lang natin kung saan siya kampante. Kaya, sige lang ang bato-bato niya. Kasi sinasabihan ko lang siya na huwag niyang patatamain kila ate kay kuya sa ibang friends doon. Sabi ko sa kanya, mga friends yung mga ibang bata doon. Ayan, tapos inaya ko siyang meron kasing slide doon, tapos may butas-butas. Sabi ko, mag-shoot na ball kami. Ayan, sa tingin ko naman, nag-enjoy ang bata. Ayan, alam nyo ba na mahigit 3 years old siya ngayon, mag-4. Hindi na yan nagda-diaper sa kahit lalabas. Ano lang yan, magsasabi siya sa'yo, tapos hindi siya maiihi talaga hanggang ano, hindi niya nakikita yung ihian. Ayan, diyan kami nagsushoot-shoot. Ginawa akong basketball. Mas pumasok lang siyang ganyan. Ayaw niya kasi mag-slide. So, ini-invite ko siya kung saan siya mag-enjoy. So, ayan. Enjoy naman ang aking baby. Napakasarap kasama. Para ako may kasamang matanda. May time nga lang na sobrang bilis niya magsalita at siya lang nakaintindi na ngayon kanya sinabi. Hindi ko naintindihan. At ang batang ito, pag nagtagalog ka ng diretso, hindi siya makakasagot kasi hindi niya yung naintindihan. Pero yung putulin mo lang at yung main na Tagalog lang ang sasabihin mo, yung basic lang, sasagot siya sa salitang Ingles. Pero pagka kinausap mo siya ng isang diretso, hindi siya makakasagot. Nakatingin lang siya sa'yo kasi hindi niya naiintindihan. Pero kausapin mo siya ng Ingles, mabilis siyang sasagot. Eto, at konting oras na lang, maya-maya tatawagin na kami nung bantay. At sasabihin niya, time is up! Kasi meron siyang parang stub na nakalagay ko anong oras ka mag-out. At doon na nga kami nagka-problema.
Nung kami mag-out na, ayon niya nang umalis dyan. At nung sinabi kong kailangan na natin umalis kasi time is up, naku po, umiyak siya. At siya eh, yumukyok dyan sa isang side dyan. Tapos, nag-extend ako ng oras. Ang sabi ng babae, ilang minuto na lang din, ay magsasara na sila. So, yung i-extend kong another 150, ay masasayang na. So, pinakiusapan ko yung apo ko. At first, talagang masama ang loob niya at ayaw niyang umalis, umiiyak siya. Ang ginawa ko, kinuha ko na yung gamit niya at saka ako siya, ako tumayo sa labas nung pinaka-area at lumapit naman siya sa akin at nagpapalit na siya ng kanyang sapatos, sandals niya. So, ayun. At may reward naman si Grammy na pagsunod niya sa akin at hindi siya nag-iiyak doon kagaya ng ginagawa niya minsan pagka metoyo siguro. Ayan, mabait naman siya. So, ayun. Ayan na nga. At medyo nagtatawag na dyan yung staff. Kaya itong nanay na to, kinukuha na rin niya yung kanyang baby. So, ayan. Medyo hinahayahayaan ko pa ng ilang minuto si Apo. And then, umalis na rin kami dyan. Maraming salamat po, mga ka-ating mga ka-angkol, sa pagsama nyo dito sa wala naman masyadong ganap na video ng aking Apo. Pero, para sa aming maglola, ito ay priceless moment sa aming dalawa. Ayan, marami daw siyang dalang prutas. Namulot siya ng prutas. Oh, maraming salamat po at hanggang sa muli, salamat sa inyong suporta palagi sa aking channel. At sama namin kayong maglola sa amin namang pagmumukbang sa kanyang paborito. Tara at susunod na ang aming mukbang ng aking apo. After this, paglabas namin, ay ire-reward ko sa kanya ang masarap na hapunan. Ayan, paalam na. Enjoy life and choose to be happy and choose to be positive always. God bless us all po, mga ka-anti, mga ka-angkol, at kahit ano pa ang mga pinagdadaanan natin sa ating buhay, mas piliin natin ang maging positibo at maging masaya. At kung may mga pagkakataon tayo para ma-enjoy natin ang moment na ganito sa ating mga mahal sa buhay, enjoy po natin kahit ano pa man ang kakapusan natin, may mga moment na ma-enjoy natin sa simpleng bagay lamang. And yun lamang po, at ako si Aling Amay saying, enjoy life and always be happy. Bye-bye! Bye.